Ayan po, magandang umaga po sa inyo lahat, mga ma'am, sir, mga boss. So, welcome again po sa ating vlog, J-Lad Vlog. So, for this episode po natin, andito po rin po tayo sa bayan po ng Umingan, sa isang barangay ulit po dito. Ito po ay pangalawang property na po na nakita po namin sa araw na ito. So, time check na sa magna-9 na yata o 8. Ayan, o 8, magna-9 na po siya. So, ito po ay rice field po siya, farmland. At ito nga po ay nakaalong... barangay road po siya, 2-lane. Hindi ko po alam kung barangay road ba to o provincial road. Pero barangay road po siguro. Yan, barangay road po. At ito nga po ay kabilaan po siya, kabilaan po yung property. So meron pong part yung property dito. Ito po ay meron po sukat na 4,600 square meter daw po ito. At ang presyo po ng property nito ay 1.5 million. All in na daw po. Hanggang transfer of title na po siya. So dito yung part na mas maluwang. Hanggang doon po sa daan po doon, kasi may daan po doon na papasok sa mga bahay po dyan. Hindi ko po sure kung right of way po yun. At hanggang doon po sa may pinakalas po na box na ganito. Sa pinakalas po, pagano'n po siya. Ayan po sa may mga talay po na yan. Ganoon po siya hanggang doon sa may may fish pan doon eh. Hanggang doon sa may part malapit sa fish pan. Gumano na po siya. Dilig the boss. Tapos gumano siya dito. Ayan, hanggang doon na po sa may tapat po ng ano yun, bako dito yun na may net. Ayan, ganyan, so ganyan po yung kanyang shape po, hindi makita boss. Ayan, oh. Ayan, so 4,600 square meter po na pwedeng gawing residential or pwedeng gawing ayun, pwedeng farmland din po. Ayan, o pang business pwede rin po, pang commercial sa ano, mga gusto magtayo po ng gasoline station, kung ano po yung business na pwedeng itayo dito, mga grocery store, pwede naman po. At kabahayan na po dito sa tabi po ng property, at hindi po nakatakot dahil nabait lang po yung mga tao dito. Ayan. At andyan na po yung power line, tsaka internet connection, andyan na rin po siya. Tapos ito nga po, mas mataas yung ano eh, yung kalsada kasi sa lupa sa property. Pero ito pong property nito ay hindi po binabaha dahil ang bayan po ng Umingan ay hindi po ito binabahang bayan. Ayan. Wala pang history ng baha po dito sa lugar na ito, sa bayan na ito. So ulitin ko po, ang presyo po ng property nito ay 1.5 million all in na po hanggang transfer of title. Pero ang sabi nata sa akin kanina ay ano eh, isa-subdivide. Oo, isa-subdivide daw po. Hindi ko lang po sure kung ilan yung kabuuan ng property, pero itatanong po para alam po natin. Boss, ilan yung kabuuan ng property na ano, di ba isa subdivide ka nyo? Di ba isa subdivide ka nyo to? At ito naman po ay titled property po siya. Boss, dito lang to boss. Dito lang to. Titled property. Hindi po nakita. Baka di ko napansin siguro. So, dito po. Updated tax. So, updated tax daw po. Sa source po namin. So, ito yung property niyan. Ganyan po siya hanggang sa may... may daan po dyan eh. Pagano'n na po. Ayan. Ayan po. Tignan natin dito sa part na ito. Corner lot po siya. Ayan. Ito naman po yung kalsada sa kabila po. Ayan. Pwede naman po tayong dumaan dito sa nakakali. Ayan. Ito po yung kalsada. Barangay road siguro to na papusok po doon sa mga bahayan po dyan. Rough road nga lang po. At ito nga po yung property na po siya. Ayan. Hanggang doon po. Sa kabilang property, portion o parte po niya. 4,600 square meter. Kailangan lang po talaga natin iparelocate at kapasad divide para hindi para mahati po yung titulo. Kasi kailangan talaga pong i-ganon po natin hidaan sa prosesong ganon para magkaroon po siya ng sariling title. At ang pwede natin gawin yan, siguro magiging dalawang titulo.
Isa-subdivide na rin natin yung kalsada kasi ang sabi sa amin, nakasakop pa rin po yung kalsada. Yung kalsada, part pa rin po ng property na binibenta. So, kailangan i-subdivide yan. Magiging dalawang titulo po siya. Isa po dito, tsaka isa dun sa kabila. At least para matanggal yung kalsada na isa pa natin isa pang binabayaran sa amilyar po niya o tax po niya, yung real property tax po na tinatawag. Ayan. 4,600 square meter kabuuan niya kung binibenta. Siguro estimate ko matanggal dun sa kalsada siguro na sa mga 100 square meter siguro, baka wala pa. Ayan. So maglalaro po siguro ng 4,500 square meter na lang po siguro kung sakasakaling makuha natin yung o matanggal natin yung kalsada po. At tapos isasubdivide din natin yung ibang portion pa po dahil yun nga po, 4,600 yung binibenta po. Kung may katulungan po kayo regarding po sa property na ito, na limited lang po talaga yung sinabi po sa amin ng source po namin, yung dalawang lalaking kasama po namin, sila po yung source po namin sa property na ito. Kaya, kung may ibang katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin para may tanong ko rin sa kanila. Dahil yun nga po, di naman po nakadirect sa may-ari. Kaya, katanong po namin. At yun nga po, sa 1.5, sagot na po ni seller hanggang transfer of title, relocation, subdivision, ayun po, sagot na po nila. At least dun po para wala na po kayong alalahanin para hindi nyo na po sagutin yung kanyang transfer of title po. Si seller na po ang bahala po sa lahat hanggang sa matransfer po yung title sa pangalan po na makakabili sa property po na ito. Ayan. So kung gusto po i-visit itong property na ito, gusto nyo i-occular, tawag lang po kayo sa akin, schedule po natin para makita nyo po ng personal itong property nito. At ma-explain pa po namin yung kailan dapat namin i-explain po sa inyo o masagot po namin yung mga tanong na dapat namin sagutin para maliwanagan po kayo sa property po nito. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.